pinapasadahan ng dila yung paikot ng aking bulaklak. Okay. So sa paikot ng aking bulaklak mula sa baba, mula doon sa alam mo yung sa may butas sa baba noon, and then hahagurin pataas. Gustong-gusto ko 'yun yung bang paglapat pa lang ng dila ay yung mainit. Requested vlog po ito ng isa sa akin subscribers na hindi ko napapangalanan kung sino. And also, marami nang nag-request nito sa akin. Hindi ko palang ginagawan kasi shy naman ako kung ipapalam ko sa inyo kung saan yung spot ko. Okay? Pero today is the day para i-reveal natin kung saan ako mas nasasarapan, guys. So, if you're interested, please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. And also, hit notification bell icon so every time may upload siya ako, ay na-notify ka ni YouTube. Ayan, wala nang paligoy-ligoy. Pag-usapan na natin, saan nga ba yung spot ako nasasarapan kapag kinakain ng aking bulaklak. So, unang-una guys, gustong-gusto ko yung pinapasadahan ng dila yung paikot ng aking bulaklak. Okay. So sa paikot ng aking bulaklak mula sa baba, mula doon sa alam mo yung sa may butas sa baba noon, and then hahagurin pataas. Gustong-gusto ko 'yun yung bang paglapat pa lang ng dila yung mainit. 'Yun, masarap 'yun sa pakiramdam, sobrang nahikiliti ako doon. And lalo-lalo na kung papaikutin na yung dila doon sa aking bell button. Ayan. So, masarap yun sa pakiramdam. Sobrang nakakiliti yun. At alam mo yung manginginig-nginig yung tuhod ko. And pati pa ako nalalamig yung mga ganong eksena. So, masarap yun sa pakiramdam. And also, ang gustong-gusto ko yung sinisip-sip yung pisngi. Yung, ewan ko lang sa iba, guys. Pero gusto ko kasi yung sinisip-sip yung pisngi nung bulaklak. Yung, alam mo yung dalawang pisngi doon sa kanan at kaliwa. Kasi katulad ng ginagawa ng babae sa lalaki kapag kinakain. Yung alam nyo, guys, yung kapag kinakain kayo ng babae, taas-baba yung ulo nila, diba? So gusto ko ganun din yung ginagawa sa akin. Sinisip-sip yung dalawang pisngi doon pataas, yung hinahagod ng dila, ng labi, yun yung sabay-sabay kong nararamdaman, and then pupunta doon sa aking bell button. And then, pupunta naman doon sa baba, para doon sa may butas, para i-vacuum, alam mo yung sip-sip, pataas. Masarap. Ewan ko sa iba lang na babae. Pero masarap yon sa pakaramdam. For me, mas gusto ko yon yung parang sinisip-sip ako. Yung buong kaluluwa ko hinihigop. So, gusto ko yon. And then, mula sa baba, dun sa butas, hihigupin pataas. Hanggang doon na naman sa aking bell button. And then, magpupo ko sa aking bell button. At dun sa bell button, ganun naman yung gusto kong ginagawa sa akin, yung tataas baba na naman yung ulo at sinisip-sip yung may konting diin para parang meron kasi sa loob yan, yung ibubuka mo pa, guys, konting tips lang kapag kumakain kayo ng bell button ng isang babae, medyo ibuka mo sila. Medyo ibuka mo yung bell button niya, and then saka mo sip-sipin. Kasi parang nandun sa kalob-looban ng bell button na yan, yung sobrang kilite na kapag itinuloy-tuloy mo, tsaka na lalabas ang gata ng isang babae. Ganun talaga yung sobrang favorite ko eh. Yung sisip-sipin, yung magpo-focus sa aking bell button. Ayun, gusto ko matagal sa ganun, matagal yung eksena ng ganun hanggang sa makarating ako sa paggata. Okay? So,
Sobrang masarap yun sa pakaramdam na mas masarap pa kaysa papasukan yung butas. So, mas bet ko talaga yung kinakain ako na sinisip-sip yung bell button and then yun, nagpo-focus doon lang sa bell button ko. And then, pagkatapos doon sa bell button, bababa ng saglit doon sa butas ko para i-vacuum na naman ako. Mula pababa, pataas ng ganyan, na binabacuum, sinisip-sip. Parang hinuhugutan ako ng hininga noon na dinadala sa hanggang langit. Kapunta doon sa bell button, and then gano'n naman yung process. Mas bet ko yun. At naranasan ko na rin guys na mapasukan ng dalili habang kinakain. Pero at the end of the day, nasugat lang ako. So after noon, nag-wash ako and half day yung pakaramdam. Alam mo yung, kasi sobrang sensitive talaga ng skin dyan, down there. So maging careful kayo. Kung siguro may mga babaeng hindi nag-half day, so siguro manid na yung mga balot-balot nila dyan. Pero ako kasi, nung naranasan ko na pinapasukan din ng daliri, so hindi ko talaga bet yung din na daliri and habang kinakain. So kung kakainin mo lang, kainin mo lang, huwag mo na ipasok yung daliri, okay? So naiisip ko kasi na baka meron gang something sa mga kuko, okay? So dapat malinis. Gusto ko kasi malinis. And then, ayun nga. So, kung harsh ka, mag-sundot dyan. So, masusugat at masusugatan. And naranasan ko talaga yun. Mahapde, paghugas. So, dapat guys, kung kayo ay magpapasok ng daliri sa inyong mga partner, dapat malinis yung inyong mga kuko at walang kuko. As in, sagad dun yung pagkakagupit. Yung walang mararamdam ang kuko, kundi puro mga balat dyan ng daliri ninyo. So, ganun siguro dapat. And, dapat wag harsh. So, half day. Ako pa rin nung nag-suffer. Masarap nga kapag sobrang kiliting-kiliti ka. Pero, I don't prefer. Hindi ko talaga siya prepare na susundutin. Kasi masakit. And, masarap lang sa well ginagawa nyo. And after that, pag naguhugas ka na half day. And, ilang days din yon bago gumaling. So, siguro mga 2 weeks din yata akong nag-aaray-aray nun habang naguhugas ako. At hindi ko lang naman sinasabi, pero sa sarili ko, na sabi ko sa sarili ko, ayoko nang ganun. Parang hindi naman masarap, hindi masarap after. Yung bang hindi mo iti-treasure. Kasi kapag ka nasarapan ka, iti-treasure mo, kahit tapos na may imagine mo, ngingiti ka kapag ka naalala mo. Magiging unforgettable experience nga siya, pero yung bang may sakit na maaalala. And yan lamang po ang aking vlog for today. Sana may napulot na naman kayong aral. And thank you for watching guys. Hope you like this video and subscribe my channel. Thank you and God bless.